Ang si Karla Estrada. Mula sa Das Entertainment, nakilala si Karla bilang aktres sa di mabilang na pelikula, TV shows at nagkaroon pa ng kanyang self-titled album. Ngunit sa murang edad, ay naranasan na niya ang responsibilidad ng pagiging ina. Pero siyempre, nabalitaan ko yung pagiging nanay mo, yung binalita mo sa akin yun, ano? Na nabuntis ka ni Omeng, si Romel Padilla. O, ilang taong ka nga nun, Mare? Nung 19. Nung pinanganak mo si... DJ Daniel. Si Daniel. Nagsama ba kayo ni Omeng? Sandaling panahon. Pero nung pagkapanganak? Wala siya, nakakulong sila nun. So, anong relasyon ngayon ni Daniel sa kanyang ama, sa kasalukuyan? Napakaganda ng relasyon nila kasi hindi ko naman yun itinagkait simulat sa pool. Actually, una niyang nakita si Daniel sa loob ng munti kasi pinakiusap sa akin na gusto niya makita. Naaalala pa ba ni Daniel? Hindi. Hindi niya maalala. So, kanikwento ko lang, si ko-anak, alam mo ba, una kayo nakita ng papa mo, dinala kita sa munting lupa, bumisita tayo. Hindi man naging successful ang relationship with Romel, muling umibig si Karla, subalit hindi rin nagtagal at naghiwalay ang dalawa. Ganon din ang nangyari sa dalawa pang sumunod na relasyon ito. Apat na relasyon ito na hindi successful, pero successful ka bilang nanay. Never sila nakarinig ng pangit na salita o siniraan ko yung mga ama nila. At in fairness naman dun sa mga ama, mabubuti silang ama. Walang tumalikod sa mga anak ko. Talagang nandiyan sila para masuportahan. Naging issue ba yung sa mga anak mo na iba? Bakit iba-iba mami yung tatay namin? Hindi naman issue, pero nagtatanong sila. Okay, ano sinasabi? Kasi wala naman akong itinago. Lagi kong sinasabi na anak, oh, we're okay with your papa before, but now we're still friends. And ganyan, na-explain ko naman. Pero may certain age. Pag naiintindihan na, hindi ba naging problema sa'yo na parang walang father figure sa bahay? Napupunan ko, hindi man lang siguro 100%. Nahihiram naman sila kasi hindi ko pinagtanggol. Indikasyon ko yun na lumaki silang nakikita nila yung mga ama nila. Whatever ang reason ng mga bawat paghihiwalay, yung mga anak ko pa rin yung inisip ko na kung ano ang dapat para sa kanila. So, apat ang anak mo na... Paulit-ulit. Iba't iba ang ama. Ang lagi kong sinasabi, wala naman akong, hindi naman ako nabuntis ng disgrasya lang ng overnight. Lahat yun relasyon, taunang binilang ko sa pakikisama sa mga ama nila. Sakripisyo at pagmamahal na tunay. At least, hindi ka nauubusan ng pag-ibig. Naalala mo pa yung guesting nung sa showbiz bingo nung 1995. Kasama na kanya pinisang si Antonio Aquitana. Yan ang baby ni Karla. Thankful ako at lalaki yung baby ko dahil kung ako babae na kayanan kong lumaki ng walang father. Lalaki naman siya. Sa mga hindi nakakakilala ng lumos kay Daniel Padilla, anong klaseng bata ba si Daniel? Ako talagang ipaglalabang ko ng buhay ko to. Mabait ang anak ko sobrang. Pakisama lahat. Si Daniel hindi madama. Mahilig din sa bata kasi halos siya rin nag-alaga din sa mga tatlo niyang kapatid na uutusan ko siya kasi siya ang kuya eh. Ma-chicks? Hindi ganun. Hindi ma-chicks. Pero, tumututok pag may gusto. Sinabi naman niya sa akin, ma, inspirasyon lang. Pero mulat naman siya sa lahat ng katotohanan na kung ano yung bawal. Gaano ka ka-proud kay Daniel ngayon siya ay may sarili ng show at unti-unti na rin gumagawa ng sariling pangalan? I am just so proud kay Daniel, pero higit sa lahat, parang mas proud ako dun sa naging desisyon ko na kahit nasa gitna ako ng career ko noon, mawawalan pagkakataon para sa akin. Alam ko na tama yung naging desisyon ko. Ano man ang nangyari, diba parang proud ako sa sarili ko. Tama yung naging desisyon ko na buhayin ko lahat ang anak ko. Na hindi ko inisip yung mga material na bagay. Kasi ito pala yung magiging kapalit. Diba? Yung walang katumbas na saya dahil yung kapalit sa anak mo. Mas successful ako bilang isang ina dahil dun sa nangyayari sa anak ko ngayon. Pinaiyak ka na ba ni Ben? Pinaiyak. Dahil sa tama niyo. Hindi. Maingat ang mga anak ko sa damdamin ko eh. Lalo na yung mga boys ko.
Oo, maingat sila kasi matatalino sila mulat sila sa mga pinagdaanan ko. Alam nila na ako lahat. Bilang isang ina, very open naman si Karla pagdating sa love life ng anak. Basta ang alam ko, inspirasyon niya si Catherine. Ano ang pinakamalaking aral na natutunan mo sa pagiging ina? Yung hindi mo na inuuna ang sarili mo. Siyempre, naging responsable na rin sa mga actions. Hindi ka nagagawa ng bagay na ikahihiya ka ng mga anak mo. Ano ang mensahe mo sa mga anak mo? Importante lang sa akin na maging responsable. Hindi ko hinihingi, anak, na maging perfect kayong lahat. Sundin nyo na lang yung mga tamang bagay na ina-advise sa inyo. At laging uunahin ng Diyos. Karla, maraming salamat sa pagbabahagi mo sa SIR ng iyong pagiging laki-laki. Well, thank you. Actually, no, yun lang ang hindi minana ni Daniel sa kanyang ina, no? Alin? Yung kalusugan.